himpilan, kamera, muling iimbestigahan ang 1.16 billion pesos shabu shipment na idinaklarang tapioca stock ayon kay Representative Robert Ace Barbers. Ulat mula kaya katropang Terence? Muling bubuksan ng Kamara de Representantes ang imbestigasyon kaugnay sa 1.16 billion pesos na shabu shipment na idiniklara bilang tapioca starch na natagpuan ng mga otoridad sa Goldwyn Warehouse sa Malabon City. Sinuportahan ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, Chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, ang House Resolution 1330 na inihain ng tatlong Mindanao lawmakers sa layong malaman ang katotohanan sa likod ng tila hindi makatotohanang salaysay ng mga opisyal ng Bureau of Customs o BOC at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa nasabing shipment ng shabu na idineklara noong 2019 pa. Batay sa pahayag ng BOC, pinalabas nilang tapioca starts ang kargamento upang hindi maakit ang mga posibleng miyembro ng drug ring na interesado sa bidding. Ang sabi pa ng BOC, wala raw shabu at tapioca lang ang lumabas sa kanilang bakuran. Ayon kay Barbers, may kagyat na muling suriin at imbestigahan ang umano'y poorly written script na dinisenyo ng BOC at PDEA upang linlangin ang publiko sa kontrobersyal na insidente sa ilalim ng resolusyon na inihain ni na ACCIS Party List Representative at Chairman ng House Committee on Appropriations Eric Yap, Marino Party List Representative Sandro Gonzales at Dumper PTDA Party List Representative Claudine Bautista. Nananawagan ito sa committee ni Barbers upang magsagawa ng investigasyon sa nasabing insidente. Mula sa Kamara de Representantes, Terence Moreno Grana nag-uulat para sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo. DWDD Special. Maraming salamat, Katropang Terence.